dito kami sa kulungan ng mga kwan na nagtiinti. Ito. Pumunta ako dito para meron akong dinalon isang kaibigan. Alam niyo po mga kababayan, mga kabashers, huwag nating husgaan yung mga nagagawa nilang magtiinti. Isa lang ang ibig sabihin yan, mga kabashers, mga kaibigan. Nagagawa nilang ganun dahil ayaw nilang bumalik sa Pilipinas nang wala pang ipon. Dahil pag nag-process ng papel sa Pilipinas, alam nyo na, hingi dito, hingi doon, kurakot dito, kurakot doon, mapa agency, mapa lahat ng process, lahat ng mga kwan, puro pera-pera. Kaya yung mga kababayan natin, nagkakaisip na ng ganun, magtiinti sila para at least hindi nagagastos. Pero pag nahuli na rin, ayan, wala na. At least, huwag nating husgan yung mga taong nagtiinti, mga kaibigan. Sila po ay biktima. Sila po ay kawawa kung tutusin. Lamang po, ito'y pauwi na kami. Hindi namin nakita yung aking kaibigan, mga kabashers. Ito, pupunta na amin. Ah, punong bahay sa ako. Yan, si Paula, oh. Nagbabay sa building. Alis na kami, pare. Pasinsya ka na. Ngayon naman, daladala ko yung pera na yung pangbayad sa lahat ng penalties niya. Kaso, kumulang pa. Ang dala ko dahil ang nakayanan ng mga magulang niya ay kumulang pa. Kaya nakiusap ako sa kwan doon sa jail guard, nakausapin si warden doon sa immigration mismo ng bureau, nanto bureau, nakiusap ako na kung pwedeng yun lang ang pera namin at wala nang magagawa dahil mahirap kami kung lang pera. Umuki naman sila, sabi nila, sige, tutulungan natin para makauwi, ipaprocess na natin ng papel, gagawa sila ng kung makikipag-contact sila sa Mexico, nagagawa ng new passport dahil yung passport na pinagmatigas nila ng agents tsaka yung broker na hindi na wala na daw. Sabi nila daw, na-lose yung kanyang passport. Kaya kawawa yung tao. Hindi man lang namin nakita. Hindi lang namin ipinakita sa loob. Nandun lang kami sa labas. Actually, kasama ko pa yung daughter ko. 6 years old lang yun. Gustong makita yun. Kaibigan ko rin dahil kaso wala talaga. Kaya yun lang yung experience namin kahapon. Talagang very memorable talaga yung araw ng kahapon. Ganun talaga ang buhay. Nung nandun kami, tamang-tama, mailalabas ang mga guard na mga 25 katao yun. Nakasulot-sulot sila ng detailed shirt na dilaw. Tapos ang pusas hindi lang sa kamay, hindi lang sa paa. Ganito sila sa Taiwan. Kaya mga kabasos, kumulang pa talaga yung dala kong pera kahapon. Kaya maraming salamat nga pala kay sa kaibigan din natin dito, kay Chong, na nagbigay ng suporta.
ko sa ating kababayan, kababayan ko sa nagbigay ng suporta kahapon si Villanueva, hermano Jackson Villanueva. Ayos ka man, panalo ka talaga. Maraming maraming salamat sa inyo mga nagbigay ng suporta sa aming kahapon. Ay, mga pusong Pilipino talaga kayo, makabayan, makatao, matulog, matulungin. Maraming maraming salamat sa inyo. Nandito na lamang po at once again, maraming maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga viewers. Yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Very memorable talaga yung experience namin dito sa Taiwan. Opo, maraming maraming salamat po. Once again po, good morning po sa inyo lahat ng mga viewers.